Lord has made, and we have all of the reasons to be glad and rejoice in it. Yes, and sa lahat po ng kasama natin na nagre-rejoice ngayong araw na to, sa ating mga viewers, ating Facebook Live and YouTube Live, pwede po tayo mag-heart reaction. And of course, huwag po natin kalimutan na like and i-share ang ating Sunday celebration ngayong araw na ito. Huwag din natin kakalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating Facebook page na More Than Conquerors. And do not forget to subscribe to our YouTube channel, MTCFPH. Alam nyo po, let us all expect for God to move ngayong araw na to in a different level. Let us allow Him to speak to us and tulungan niya po tayo na magbago to become more like Him. And ngayon po, meron po tayong few announcements. Of course, every Thursday po, we have Minister's Hour at 7 p.m. Pwede po tayong mag-join dito via on-site and via Zoom. Pero kailangan po nating mag-register. Makikita po natin ang link nito sa ating Minister's Hour Facebook page. And of course, pwede rin po tayong mag-join via Facebook and YouTube Live. We also invite everyone to the Sunday celebration. Of course, that is every Sunday at 9 o'clock in the morning. We are blessed to be able to gather together, yes, and celebrate that day on site. Just be sure to register through our Facebook page, but you can also join via Zoom. Just also be sure to register, and you can also join us live via Facebook and YouTube. Amen. Alam niyo po, patuloy po tayong pinagpapala ng ating Panginoon. So wala po makakapagpigil sa atin na ibalik sa Kanya ang ating tithes and love offering. So meron po tayong online banking facilities. Meron po tayong land bank, BPI, and BDO accounts kung saan pwede po natin yung fund transfer ang ating tithes and love offerings. And of course, meron din tayong GCash. Nakikita po natin sa screen ngayon ang ating details for our GCash. And of course, kung kailangan po natin ng further assistance, we may contact Miss LC Francisco.
And because we are a community and actually a family here, yes. If you need prayers, if you're going through anything, if you want to cast all of the burdens to the Lord, you may message us through More Than Conquerors Facebook page, and we will be more than willing to bless you through prayer. And now for our communion, i-prepare na po natin ang ating elements. If you have your juice or wine sa inyong pong mga tahanan or sa inyong pong lugar ngayong mga oras na to, you may prepare it. And of course, the bread na symbol po ng ating pong gagawin ngayong mga oras na to. And let us all allow God to really move sa atin ngayong mga oras na to. Abba Father, we just want to thank you for your abounding love and grace for all of us. Lord, thank you because we are together now to honor and glorify your precious name. Lord, as we come together, we acknowledge and remember what you have done on the cross for us. You have died so we may live in you. Lord, as we partake the bread and the wine as a symbol of your love and sacrifice, we believe that you are doing something great in us. You are releasing supernatural healing in all aspects of our life. Lord, be it physical, emotional, intellectual, spiritual, and social. Lord, you are also releasing freedom. And salamat po because you are releasing abundance and prosperity in our finances. Lord, you are also releasing sudden breakthroughs upon breakthroughs. Lord, thank you because as we commune with you, right now, we will be filled by you. And we will never be the same again. Lord, we just want to praise and thank you. Amen and amen. Let us now partake the bread and the wine. Now let us prepare our tithes and love offerings. As it is written in Psalms 23 verses 1 to 3, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Habang nagtatapat tayo sa ating pagbibigay, ang Diyos ay pinagpapastol natin sa ating mga buhay. Kapag Amen. Siya ang ating pastol, kailanman ay hindi tayo pababayaan o iiwan ng ating pastol na ating Panginoon. He will lead us in abundance yes. and in prosperity, not just in our finances, but in all of the aspects of our lives. Ngayon ay sama-sama tayong magdeklara ng may paniniwala at may pananampalataya. We are blessed in every way. We are blessed in every way. We have love, power, and sound mind. We have love, power, and sound mind. We are healed physically, emotionally, mentally, and spiritually. We are healed physically, emotionally, mentally, and spiritually. We hold the key to the supernatural. We hold the key to the supernatural. Our cities and towns are blessed. Revival is happening in our nation. Our cities and towns are blessed. Revival is happening in our nation. Our jobs and businesses are highly favored and every good thing will abound. Our jobs and businesses are highly favored and every good thing will abound. Our children's future are secured. They will be mighty in the land. Our children's future are secured. They will be mighty in the land. Our church and our ministers will manifest God's glory and manifold wisdom. Our church and our ministers will manifest God's glory and manifold wisdom. Thank you, Lord, for your abounding grace and favor. Our hearts will always be joyful because you are faithful and true. Amen. Soli Deo Gloria. To God alone be the glory forever and ever. Let us all give. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Amen! Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos,
hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng ilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. Napakabuti nga. Napakabuti nga. Napakabuti nga. Yes! Napakabuti nga ng ating Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Malapag-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Kanapag-dapag kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nakila ka, kataas-taas ang Diyos. Taso natin ang ating mga kamay. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Napatapag kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Nakila ka, kataas-taas ang Diyos. Nakila ka, nakila ka, nakila ka, nakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kabuti mo sa amin, ang kabutihan mo hindi nagbabago, hindi kailanman nagbabago. Napakatapat mo sa amin. You are a faithful God. Katapatan mo ay hindi masusukat. Ngayong araw na to, Panginoon, gusto naming mag-umapaw lamang sa pagpapasalamat at pagsamba sa iyo. Dahil hindi ka matatawaran, Panginoon. At wala kaming ibang mahahanap na Diyos katulad mo. Kami pinagpala mo ng higit-higit. Napakabuti ng Panginoon. Tama po. Napakabuti ng Panginoon. Can we just spend some seconds? Pasalamatan nga lang po natin ng Panginoon. It has been a great week. Kahit anuman po yung naranasan nyo itong nakaraang linggo, gamitin nyo po ang inyong sariling salita. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you.
sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na alaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Nakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa uka ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nito. Dakila
praises to the Lord. Asam yung tinig sa Panginoon, awitin natin, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, o Diyos, dakila ka. Say dakila, kamangha-mangha siya manlilikha, makapangyarihan aking sandigan, higit kailanman.
kapangyarihan, aking sandigan, higit kailanman. Makapangyarihan, aking sandigan, higit kailanman. Higit kailanman, Panginoon, ikaw lamang ang pupurihin, ikaw lamang ang sasambahin, walang ibang katulad mo, karapat dapat ka, Panginoon. Karapat dapat ka sa mataas na pampuri. Karapat dapat ka sa taos pusong pagsamba. Panginoon, maraming salamat. Sinasamba ka namin, Panginoon. Isigaw mo ang iyong malakas na pampuri sa Panginoon. Praise God! Praise God! Sabi po sa kanyang salita, sa John chapter 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Habang po tayo umaawit ngayong umaga, ang nakikita ko po ay ang Diyos ay naglilikha ng maraming bagay sa oras na ito. I want you to use your imagination this morning because that imagination is a God-given gift. Hindi po ito parang sinasabing just a positivity or just... No. It's faith. Ito po ay pag-work, pag-ooperate sa dimension ng Diyos. I want you to use your imagination right now. Can you just play the last song? Siya po ay dakila. Diyos ay dakila. I want you to use your imagination right now. Kamanghamanghang po siyang manlilikha. At may nililikha siya sa oras na ito. Gusto ko pong makita nyo sa dimension, sa spirit dimension, ano yung nililikha ng Diyos sa buhay mo ngayon? At pag nakita mo, panampalatayanan mo, yun na yun, kapatid. Naniniwala ka ba, kapatid? Minsan pa, paawit ko po sa kanila to, use your imagination right now. God is doing something, God is creating something, may nililikha po ang Diyos. Tigan. Higit kailanman, ang Diyos ay dakila, kamangha-mangha siyang manlilikha, makapangyarihan, aking sandigan, higit kailanman. Nakikita ko po, may nililikha siyang organ. Kung kailangan mo ng bagong organ sa katawan, sa oras na ito, ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan ay may nililikhang organ. Marami na pong beses tayong nakakita ng milagrong ganito. Walang eardrum, nagkaroon ng eardrum. Meron kang kailangan, I see the word pancreas, something is wrong with your pancreas right now. Kaya ng Diyos na maglikha ng bagong pancreas. Hallelujah! Kung kailangan mo ng bagong kidney, kaya ng Diyos magbigay ng bagong kidney. Meron kang problema sa puso, kung kailangan mo ng bagong puso, kayang lumikha ng Diyos ng bagong puso. Aming sandigan,
higit kailanman. Ang Diyos ay dakila. Kamangha-mangha siya ang manlilikha. Nakakakita ko ng spinal, sa spinal cord. You have problem doon sa spinal cord mo ngayon? Just believe. Use your imagination. Use your faith right now. Kayang lumikha ng Diyos kung ano man yung problema dyan. Kung kailangan mo ng bagong buto, bagong parts, God can do that this morning. I am believing for that dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos na meron ka at meron ako ay makapangyarihan. Sa'y dakila, kamangha-mangha siyang manlilikha, makapangyarihan aking sandigan higit kailanman. I have a word for you, Christy, this morning. Christy, the Lord is saying to you, how much do you believe me? How much? If I can create the world with just a single word, I can make that miracle in just a single word. And I'm releasing that word of healing, right? Says the Lord. The Lord is saying He's releasing a word of healing right now. Lilikha, makapangyarihan, sandigan, higit kailanman. Itong oras na ito, ang Panginoon ay nage-enlarge, nage-expand, nage-increase, yes, yes, ng kapasidad natin para maintindihan at maunawaan ang lahat ng Kanyang nire-release dito. Bisan kasi, eto lang yon, dumaan lang, tapos lumabas, hindi na gagawin yun ng Diyos ngayon na papayagan ka. Ngayong araw na ito, ini-increase niya, ine-enlarge niya, ine-expand niya ang ating kapasidad para maintindihan ang Kanyang salita at ang kapangyarihan ito. Itong araw na ito, sinasabi ng Diyos, receive this, He is enlarging your capacity, yes, 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 to make wealth. Yes. To make wealth. Amen. Are you here? Amen. He is enlarging your capacity. Now you understand this. All right? He's enlarging your capacity to make wealth. Receive that if you are here. Yes. No longer will you experience lack in your life. Amen. There's going to be the increase even in your capacity to make wealth. Yes. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. He is enlarging our capacity to understand who you are in God. Amen. Ngayong oras na ito, ine-enlarge, ine-expand, yes, ine-increase. Yes. Pag binasa mo yung salita at pag narinig mo yung salita dito, ito ay nag-create na ng motion sa iyong isipan, ng Amen. Understanding. Amen. It's no longer going to be just the Word. Yes. It's going to be the flesh of the Word. Yes. It's going to be true to your yes. life in Jesus' name. Know you're standing in God. Yes. Lord, thank you for increasing our capacity to understand our position in you. To understand yes. that we have the power to make wealth. Thank you, God, because you're going to pour down the things
things that you have reserved for your people. And thank you that we are able to receive this because we understand. Yes. Thank you, God, for the expansion, the enlargement, and the increase. Yes. In Jesus' name. Amen. 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 Patuloy po natin i-worship ang Panginoon. Nararamdaman ko po na may dimension ang kanta na ito ngayon. I-worship lang natin siya kasi siya po lahat eh. Aking sandigan higit kailanman. If I were you, ihingi ako sa Diyos ng pangitain ngayong umaga. Pabubuksan ko ang isip ko ngayong umaga. Dahil kung ano ang makikita mo, sa'yo na. Kailangan mong makita ito sa spirit dimension. Pabuksan mo ngayon yan. Ang makita mo, sa'yo na. Kailanman. Mga kapatid, meron tayong nahihit ngayon sa spirit realm. Yes. Sumabay po kayo dito. The Lord will give you understanding, pero sumabay ka. The Lord is allowing us to hit something. A portal will be open for all of us. Yes, yes. Ay, Panginoon, salamat po for allowing us to hit that realm. Salamat po, Panginoon, not by might nor by power, but by your spirit. Yes. Lord, I'd like to hit that realm today, Lord, in the name of Jesus. Kapatid, no longer will you read the Bible and it's gonna be just like a printed material for you. Yes. You are going to be inside the Bible. The Bible will be inside you. Yes. And you are going to come alive. Yes. Come alive. Yes. Come alive. Come alive. In Jesus' name. Lord, thank you for causing us to hit that dimension. Thank you, God. Oh, Lord, thank you for your favor upon this church, God. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Just hit that. On the other side, the kingdom. Kamangha-mangha siya man bilikha. Makapangyari aking sandigan higit kailanman. Ang Diyos ay dakila, kamangha-mangha siyang manlilikha. Makapangyarihan aking sandigan. Kapatid, you are stepping on a certain dimension. Hallelujah. In the spirit. Yes. And the Lord is just telling you, yes, this is, oh my God, oh, this is going to be the day, yes, that when you speak, people will respond, yes, to you. Yes, Lord. When you speak, environment will have to respond to you. When you speak, everything around you will just have to tremble. Even the enemy's camp will just have to tremble. And they will scamper in fear because the sons of God are now awake and the sons of God are now marching. And we have the marching order from the Lord. Step in that dimension. You carry a time bomb inside of you and that time bomb is wanting to speak through you. Amen. And when you speak, expect people to respond. Yes. Expect environment to respond. Yes. Yes. No longer will you walk and your heads will be down. Yes. You will come out and really stand up to be the kind of priesthood that God wants you to be. Yes. You are a holy
And you are a holy nation, a royal priesthood, a people belonging to God, to broadcast the power and the glory of God. Church, this is our dimension. Yes! Woo! Kapatid, pumasok ka doon sa dimension! Alam niyo ba mga kapatid, hindi ko alam kung hihinto tayo. Hindi ko alam. Pero paliliwanag, tuloy niyo lang, huwag niyo lang ibibitwan. Paliliwanag ko lang, very short. Pag sinabi ko po na pumasok ka sa dimension, hindi po ito mahirap. Huwag niyo na itong literally na, ano bang teaching dyan, ano bang katuruan yan. Pag sinabi ko po pumasok sa dimension, gamitin mo lang yung pananampalataya mo. Kung may inaawit na, ang ano yun, ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan. Pumasok ka doon sa inaawit na ang tanging pangalan lang ni Jesus ay makapangyarihan. Buong-buo mong ipasok yung sarili mo doon sa kanta. Kung merong nire-release na word si Pastora Eva, hindi mo kailangan maunawaan lahat word for word. Humingi ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, gusto kong merong masapo. Gusto ko, isang musalita lang ang pwede na karapat-dapat kong masapo. Pag nasapo mo yon, sa'yo na yon. Ngayong umaga, kapatid, naniniwala ako, may dimension ngayong umaga. At ang pangangailangan sa dimension ay pananampalataya. Ikaw man ay bago, ikaw man ay luma, o matagal ka nang hindi nakaka-attend, pero ngayon ka lang naka-attend via on-site or Zoom or Facebook or YouTube. Hindi aksidente ito sa Panginoon. Or maaaring replay mo pinanonood dito. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, may dimension sa oras na ito. Yeah. Ang bawat aawitin, ang bawat sasalitain, ang bawat babasahin, pumasok ka doon! Yeah. Handa ka na ba? Yeah. Ulitin ko, ang makita mo, sa'yo na! Jesus ay makapangyarihan. Ang pangalan ngalan ni Jesus ay makapangyarihan. Ang pangalan ngalan ni Jesus ay makapangyarihan. May pinapakita sa'yo ang Panginoon ngayon. Kuhanin mo yon. Ano man yung pinapakita sa inyo ng Panginoon? Panampalatayanan mo yon. Yakapin mo yon. Hariin mo yon. Pangalan, ngalan ni Jesus ay makapangyarihan. Buhos mo pa, Lord! Kapatid, ang Diyos nagbubuhos sa oras na ito. Huwag kang pumayag na wala kang makuha ngayon. Kapatid, nagbubuhos ang Diyos sa oras na ito. Hakutin mo, kuhanin mo! Pangalan, ngalan, ni Jesus ay makapangyarihan.
Ngayong linggo na ito, marami pong maraming bagay na pinakita ang Panginoon sa akin. Marami akong karanasan. Hindi malalaki, kundi maliliit. Hindi maliliit din, ayos lang. Pero ang naniniwala po ako ay pinararanas ito ng Panginoon upang ako'y masanay. Tama. Lifestyle. Nung isang araw, Tuesday, galing po kami kay La Pastorale, dinedicate yung kanilang bagong bahay. Woohoo! Bago ako pumunta doon, ang sabi ni Lord, yaded, bago bahay, Pastorale. Si Pastor Ronald po ay nag-groundbreaking na nung kanyang patatayong bahay. Sabi ni Lord sa akin, naalala mo nung luma ang sasakyan mo? Wala ka naman, di mo hiningi eh. Dahil nagpaparaya ka, dahil alam mong hindi mo kayang bumili ng sasakyan. Nagpapadisiplina ka dahil marami kang kamalian. Pero nung nagkakaroon na sila ng bagong sasakyan, sunod-sunod po nagkaroon ng bagong sasakyan yung mga pastor. Teka muna po, wag mo na po kayong pumalakpak. Wala pa. Sabi ni Lord, Pastor Ale, Pastor Ronald, iba pa. Pastora Janet pala. Sorry. Pastora, ala po kasi, nasa Zoom meeting lang si Pastora Janet. Nagpapagawa na po si Pastora Janet ng bagong bahay. Sunod-sunod po sila, BRV, Attorney Arnie, Attorney, si Attorney Meng, sino? Papa, si Pastor Danding, Pastor Ronald, bumili ng phone. Lord, buti mo po sa buhay nila. Dadating din yung time ko, bibigyan mo ako sasakyan. Praise God. Meron po ako ngayong bagong sasakyan. Praise God. Wala po mapapagmalaki doon hanggang sa oras na ito. Si Lord lang ang nagbabayad noon. Yung po nagbabayad na una ay nawala. Naglagay po si Lord ng mga bagong magbabayad noon. Dahil totoo ang Diyos sa kanyang salita. Sabi ni Lord sa akin that Tuesday morning, pwede ba namang binibigyan ko sila ng bagong bahay? Ikaw hindi kita kayang ipagpatayo ng sarili mong bahay. Listen to this. Si Lord, alam ang laman ng puso natin. This week, hindi po bagong bahay. Na-renovate lang po yung bahay ko this week. And I thank the Lord for that. Pero nung nandun kami, sabi ni Pastor Ale, ikaw din, Pastor, magkakaroon. Hindi ko alam kung sino nagsabi. Basta ikaw din magkakaroon. Hindi ko alam sino yung Danny. Sabi ko, hinihingi ko kasi yung farm ng church. Ang desire ko po talaga ay magkaroon ng malaking farm para sa church na merong swimming pool, na merong ang tawag po namin ng mga pastors doon at elders at trustees ay parang pansol na may resort ang church. Kung merong mga kailangang mamahinga, may sakit na kailangan magkaroon ng room, healing room, mayroong healing room, may recovery room, may recreational ang mga young people, ang mga youth, may swimming pool at kung ano, basketball or everything. This morning, habang nakita ko po na naglilikha ang Diyos, sabi ng Lord, ano nakikita mo? Aba Lord, parang binibigyan mo kami ng bagong church. Pagdating ko po dito, at actually kahapon po namang problema na naman tayo, kasi po marami pong nasaraduhan ng registration. Marami pong nasaraduhan ng registration kahapon pa. Lord, hindi naman po pwedeng lagi kaming nalilimit. Sabi ng Lord kanina habang nag-worship, ano nakikita mo? Bagong hall, Lord. Sino babaka sa akin? Bagong hall, nakasya tayo, marami tayo.
Yung mga yayayain nyo, kasya. Sabi, eh Lord, ano gagawin namin? Ang ganda-ganda nito. Ah, prayer room. Lord, ganda-ganda pa naman ito. Hindi masasayang. Prayer room. Alam niyo po kasi, pwede naman po tayo mag-second service, third service, four services. Pero ang lakas po natin ay magkakasama eh. Ang grace po ng Lord sa simbahan na to ay magkakasama. Pag tayo magkakasama, sino magsasabi? Pag magkakasama tayo eh, malalakas. Of course, there are times we are assigned to some places na hindi tayo magkakasama, pero iba yung nagkakasama-sama. Hindi, hingin natin sa Lord, Lord, bigyan mo naman kami ng malaking lugar na hindi may nawala ng masasaraduhan ng registration. At pwede pa kami magdala. I'm believing for that this year, this 2022. I'm believing for a new worship hall this 2022. Pastor, hindi ko alam kung posible. Wala akong pakialam. Marami na akong nakita na imposible na naging posible sa Panginoon. This week, Sunday afternoon, alam niyo po, pag pala ikaw ay 43 years old, tumatanda na rin yung katawan mo. Marami ka nang nararamdaman. Hindi ka na pwedeng maligo ng malamig. Si Dr. Eva, lagi niya akong sinasabihan, bumili ka kasi ng water heater, water heater, water heater. Sabi ko, naibili ko naman po yung magulang ko. So, chumichempo pa ako ng akin. So, sino po nakaka-experience kagaya ko, nagiinit po ako ng tubig. Minsan, nagmamadali ka, ay, naku, hindi ako nakapag-init. So, maliligo ka ng malamig, so masakit na naman buto mo. Minsan naman po, nag-init ka, pumasok ka ng CR, nalimutan mo ininit mo, nagbuhos ka. Pagkapaligo mo, nag-init pala ako tubig. Sino po nakakaranas doon? Sunday, gusto ko lang mag-testify, maliliit lang to, pero ganito po ang Diyos kaya mag-operate. Kagaya po nung pinipreach ni Pastor Alia, i-desire mo lang. Sabi ko, sitat, kailangan siguro nating bumili ng water heater. E, sasabi po niya sa akin, i-desire mo. Then nagda-drive po ako, Lord, pwede naman ako water heater. Kasi para hindi na sumasakit ang likod ko, etc., etc. Tapos po, Monday kasi mag-start na po yung trabaho sa bahay, yung renovation. Sabi ni Tito Ed, si Ray, sanay yan ha. Tinuruan ko na yan mag-install ng mga kahit electrical. Wow! Sabi. Ito na yata inaantay ko kasi napakahirap pong bumili ng water heater nang magtatawag ka pa ng mag-install. Lord, pahingi naman. Sabi ko po, nung Sunday evening, pag may nagbigay sa akin ng pera this week, sa water heater yun. God is faithful. Monday morning, knock, knock, knock. Pastor, gusto po namin magbigay doon sa pinapagawa mo. Yesterday po, may water heater na ako. Yung iba, water heater lang, Pastor. Eh, dinisar ng puso ko. Mamaya, wait, meron pa po eh. Wednesday, ni-renovate din yung farm po namin, yung mga rabbit farm. Dadating tayo sa kabayo, sweetheart, at saka tupa. Ni-renovate po yon. Eh, kailangan ko ng mga panakip. Sabi ng Lord, bibilin lang po ako sa bahay, nakamotor ako. Sabi ng Lord, dumaan ka dun sa kaibigan mong yon. Humingi ka ng panakip. Lord, paano kaya pag nakita ko nito? Tatanggapin ka. Alam niyo po, nung dumating ako, hear and obey. Dumaan po ako, nakamotor ako. Hinanap ko siya. Alam niyo po, nakita niya ako, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Pastor, tagal na kitang gustong makita. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ano lang eh. Alam ko may mga scrap ka dyan eh. Baka pwedeng makahingi ng scrap. Kasi ayoko mong... Hindi, sabi niya, kahit bago, bibigyan kita. Hindi, ayoko ng bago kasi waste of money yun. Yung scrap lang. So, sayang masaya po sila mag-asawa. Tapos nag-sharean kami. Tapos sabi lang, Pastor, pwede ba minsan pa ulit? Kasama si Ate Leah, sharean tayo. Alam niyo po, bago ako umuwi, inaabutan ako ng pera. Sorry Lord, saan ka naman hahanap, nakakapulot ka ng pera sa daan?
Ala po yun sa isip ko. Makinig po kayo mabuti, bakit ko ito sinishare? Ito po mahalaga dito. I-desire mo lang eh. Si Lord bahala. Buong-buo mo lang i-desire. Lord, pwedeng makahingi po nito? Lord, gagawin lang po ng ganito. Ba't ko po sinishare ito? Eh kasi papunta na po tayo doon sa paghingi ng bagong hall eh. Yung pong kung paano ka mag-ooperate doon sa isang malaking hall, kamukha lang po ng pag-ooperate yun sa paghingi ng water heater. Kung hindi ka sanay mag-operate sa water heater, hindi ka makakakuha ng bagong bahay at lupa. Nakukuha niyo po ako? Marami, nakaka-excite po to. Kasi po itong ilang nakakaraang linggo na, ang pinag-uusapan na po natin lalo sa MH is about the kingdom of God. And the Lord is specifically saying to me this past few weeks, I was just sharing it with my wife and some of my disciples. The Lord is just saying this 2022 is all about kingdom living. 2022 is about kingdom living. Ang kingdom living po ay ala pong paghihirap doon. You just rule and reign with Christ. Ruling and reigning with Christ. So pag ruling and reigning, pag kailangan mo ng ganito, you just declare and decree. Things will happen. Things will come. Ngayon, sanina sabi ko, ang makita mo, sa'yo na. Sino dito may nakita habang kinakanta natin yung kanta na yon? Ang nakita mo, sa'yo na. Kung nakita mo yung bahay na pinagpe-pray mo, sa'yo na. Nakikita mo yung sasakyan na pinagpe-pray mo, sa'yo na. Nakita mo yung extension ng business, sa'yo na. Nakita mo yung asawa, sa'yo na. Nakita mo yung anak mo na bumabalik sa bahay niyo na matagal nang nawala, sa'yo na. Ako po, nakita ko po ang bayang Pilipinas na maunlad. Sa atin na yun. Sa atin na yun. Ayaw ko lang tong palagpasin. Actually, Omar was sharing to us principles. Maybe yung kanya mga sinashare is an application of the principles. Mga kapatid, know your position in Christ. You are a son of the King. Don't have the mentality of a pauper. Alam niyo yung pauper? Hindi ito pepper, pauper, okay? Anak ka ng hari, have the mentality na anak ka ng hari. At ang ama mo ang may-ari ng langit at lupa. Ito sinasabi, this, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kapatid, magdi-delight ka lang, magagala ka lang sa harapan ng Panginoon. Alam mo po, ang isang pinakita sa akin ng Lord, kaya hindi tayo humihingi. Kasi iniisip natin, hindi natin kaya. Hindi ka humingi ng bahay kasi hindi mo kaya. Hindi ka humingi ng ganito kasi hindi mo kaya. Meron tayong mentality ng hindi natin kaya. Alam nyo ba, walang hindi pwedeng kakayanin. I can do all things through Christ who strengthens me. Ngayon na yun magkakatotoo. You ask not, so you have not. Hindi ka kasi humihingi, so wala ka. Kasi iniisip mo, yung kakayahan mo ang magpuproduce nito. Hindi po. Kailangan mo ba ito? Gusto mo ba ito? Sabihin mo sa ama mo. Minsan kasi ang picture natin ng ama natin, yung ama natin nasa physical, with due respect to the fathers, na siguro may mga karanasan na pag nangako ay hindi tinutupad. Yung ama nating nasa langit, tinutupad niya ang lahat ng kanyang pangako. Erase that mentality. Yes. At gusto niyang pagpalain ka. Amen. Kanina nandun ako, yung mga may business. Alam niyo, hindi kayo makakaugaga sa inyong business.
Si Norbert, nagtaas ng kamay. Alright, alam niyo po ito, binigyan to ng word ng Panginoon. Sabi niya, hindi ka makakaugaga sa iyong construction firm. Sabi niya sa akin, Pastora, hindi nga talaga ako makaugaga. Hallelujah. Meron po akong ginagawang ganito, meron pang limang naghihintay sa akin. Ano ba ang business mo? Hindi ka makakaugaga ng kliyente. Parang sino ba? Ikaw na mamimili ng kliyente. Kapatid, portion mo ito. Kasi pina-advance sa atin ng Panginoon ang kingdom. Hindi tayo mag-advance pag tayo mayroong lack mentality. Anak ka ng hari, ang ama mo may kakayanan at willing siyang ibigay ang anumang pangangailangan mo. Minsan nga, hindi mo na pangangailangan, binibigay pa. Nung nag-lockdown po, ako po'y mahilig sa shopping, pero hindi ako makapag-shopping. Alam niyo po, isang Webes nandito kami, merong lumapit sa akin, sabi niya, halika, alam mo, lakas mo talaga kay Lord. Nakahiga ako sa amin, eh. Inutusan ako magpunta ng SM kasi siya kaya niya magpunta. Pumunta ako sa SM. Alam niyo po, pinamili niya ako ng damit 12. Tapos sabi po sa akin ni Lord, nung tinanggap ko na, sabi niya, oh ayan, dinala ko sa iyo ang SM. Hello! Hindi pa po natapos. Nagkita ulit kami. May dala-dala na naman siya. 5 na naman. Sabi ko, ikaw nang nanay ko. Oo nga. Sabi niya, kasi napakalakas mo. Sabi niya, nakahiga ako, inuutusan ako ng Lord. Alam niyo po, sabi nga ni Omar, maliliit lang yun. Pero sa akin, di maliit yun. 12 damit. Tapos, 5 ulit. Tapos may sumunod pa. Nung isang araw, dumarating dyan, masaya pa. Sabi niya, halika, halika. Sabi niya, nakita ko ito, bagay ito sa'yo. Sabi niya, ganyan. Isuot mo ito pag may party and all. Alam mo yun. So, yes! Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Yes, amen. Righteousness, peace, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Okay, nasa kingdom po tayo. Wala bang mga pagsubok? Naku, marami. Pero doon nga yung peace. Yes. Amen. Okay? May mga mahirap tayong kinakaharap. May mahirap na sitwasyon, may mahirap na tao, difficult people. Palamuti lang yan sa buhay natin. That's right. They are just shadows in the light of God. Lahat sila, merong parte para i-develop tayo. Meron ba kayong thorn in the flesh? Iyon, magwo-work din for your advantage. Kapatid, righteousness. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Isang umaga po, nagising ako. Pinaalala sa akin. Pagising ko pa lang, yan na yan. Righteousness, peace, and joy. Sabi ko, oo nga, Lord. Ito ang kingdom. Ito ang kingdom. Kapatid, you are in the kingdom. Amen. The King is your Father. Amen. He owns everything. Yes. Amen. Hindi ka makakaugaga sa pagpapala mo. Yes. Amen. Praise God. Come on, everybody. Let's live in the kingdom. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost.
righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, come on everybody. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, come on everybody. Alam niyo po, if I were you, sabi ko po kanina, kung may kinakanta, pumasok ka doon. Gusto mo ng righteousness, pumasok ka doon. Gusto mo ng peace, gusto mo ng joy. Eh, gusto mo pala ng joy, ba't ayaw mo sumayaw? Gusto mo ng righteousness, ba't ayaw mo i-declare righteousness? If I were you, I will just sing. Peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, come on everybody. Have faith, have faith, have faith. Alam niyo po, so many things these coming days, the Lord is stretching our understanding, our faith these days. You know, there is a fundraising for Clarion. If you are being led to give, you give. But one thing I want to say, Pastor Eva, if that is from the Lord, that is from the Lord. I want everyone to realize this. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. There are times you just need to give 100% of your belief in God. Because that is the kingdom, righteousness, peace, joy. Peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, come on everybody. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody. Alam niyo po? Ganto po sa kingdom. Ganto po sa kingdom. Kung nasa piling ka ng Diyos, aba, nasa kingdom ka. Meron kang mga pangailangan, ipagtiwala mo lang sa Diyos. Minsan, hindi mo nga kailangan kumausap ng tao. Hina po. Praktisa na po ngayon, kapatid. May time po, at alam ko po, maraming ngayong panahon na ito, sa kingdom po, iindak ka lang. Marami po kasi sa atin nasanay sa effort. In the kingdom, hindi mo kailangan mag-effort. Kailangan mo lang pumasok. Ang kingdom daw po, sabi ni Bishop Mario, is all about supernatural. Ang kingdom daw po is all about supernatural. Pag supernatural, hindi natural. Sabi mo sa katabi mo,
hindi natural. Pag hindi natural, ang ibig sabihin, supernatural. Ibig sabihin, pag hindi natural, hindi natural na ginagawa mo, nangyayari. Sino gustong ganun? Sino gusto ganun? Sabi nga ni Pastora Eva, hindi siya makamol, may nagpadala ng mga damit para siya nag-mall. Nandiyan yung nanay ko sa Zoom. Kaninang umaga, ang question niya sa akin, anak, saan ba ako pwedeng mamili ng damit? Parang nawala na po sila ng karapatan ngayon kasi mag-shopping dahil mga senior citizen. Sabi ko, punta ka dun sa Robinson. Pwede dun. Naku, mga luma damit dun sa Robinson. So para po nagbabadya siyang gusto ng Trinoma yata at saka ng ano. Oh, Nay, narinig mo na. Mag-desire ka lang. Malay mo may biglang dumating dyan sa bahay, 12 pares ng damit. Kasi kanina umaga, ang ano lang niya sa akin ay isang pares lang ng damit. Pwede ba nating i-practice ngayon, umaga? Uminda ka lang, nasa kingdom ka na. Pastor Digna, thank you for your preparation. Maya-maya lang po, tingnan natin kung kailangan mo pa mag-preach. Pero marami po kasi ngayon sa kingdom, hindi mo kailangan, wala pong daming salitaan yan, kailangan lang i-apply. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Ipasok mo. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Sige, sayaw mo! Come on, everybody. Don't you wanna be a part of the kingdom? Paano ba yung sayaw ng milyonaryo? Don't you wanna be a part of the kingdom? Gusto kong makakita ng sayaw milyonaryo. Yung sayaw ng nakalaya sa utang. Gusto kong makakita ng sayaw ng nakalaya sa utang. Don't you wanna be a part of the kingdom? Ay, nako! Come on. Paano yung sayaw ng may boyfriend? Don't you wanna be part of the kingdom? Sayaw ng nabayaran na yung utang. Come on everybody. Sayaw ng na-promote. Righteousness, peace. Sayaw ng nagkaroon ng anak. Yung nabuntis. Sayaw ng buntis. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Come on! Righteousness, peace. Paano kaya yung sayaw ng top notcher? Yung nag-number one ka sa CPA, nag-number one ka sa bar examination. Woo! Joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. So much love in the kingdom. So much love in the kingdom. So much love. There's so much love in the kingdom. Come on. Come on, everybody. There is peace. So much peace in the kingdom. So much peace in the kingdom. There is peace in the kingdom. Come on. Come on, everybody. There is joy in the kingdom. So much joy in the kingdom. So much joy in the kingdom. Come on. Come on, everybody. I'm an heir. I'm an heir of the kingdom. So glad I'm an heir of the kingdom. Itiklara mo yan, itiklara mo. I'm an heir of the kingdom. Tagapagmana ako. Come on, everybody. I'm an heir. I'm an heir of the kingdom. I'm an heir of the kingdom. I'm an heir of the kingdom. Come on. Come on, everybody. Righteousness. Righteousness. Peace. Oh. Tagapagmana ba'y katabi mo? Ay, nako, tingnan mo nga yung katabi mo, tagapagmana ba? Dapat ang mukha niyan ay mukhang tagapagmana. Sabihin mo sa kanya, alam mo, mukha kang tagapagmana. Pag kulang pa yung mukha, encourage mo siya. Konti pa. Konti pang mukha ng tagapagmana. Ay, kailangan maging buhay sa atin tong kanta na ito. Sabihin mo doon sa katabi mo, kapatid, mukha kang tagapagmana ng langit at lupa.
Alam niyo po, bago ko makalimutan, kaya alam po ako napanik ulit eh. Sabi ni Lord, may nakalimutan kang ideklara. Sino po dito, yung nakaplano na talaga kayong bumili ng bagong bahay at lupa? Sige, punta kayo dito sa harap. Magpe-pray na natin yan. Nakaplano na talaga, ha? Yung may napili na kayong lupa at bahay. Oh, medyo layo-layo lang. Layo-layo lang konti. Kasi sabi ng Lord, ngayong 2022, tapos yun. Ngayong 2022, tapos yun. Kung pala gusto mo pala ng bahay at lupa, pumanik. Sa kingdom, hindi na nagdadalawang isip. Hindi mo naman, hindi ko po siya pinapagalitan para sa ating lahat ito. Kasi mag-ooperate po tayo ng kingdom ngayon. Sa kingdom, hindi pinoproblema pambili. Kasi sabi nga, di ba doon, buy wine and milk without money. Isaiah. Oh, ito lang sa kingdom. Nakita nyo na, alam nyo na kung saan. Mahirap kasi, di mo alam kung saan yun, saan itatayo yung bahay. Baka mamaya merong may-ari nun, makakasuhan pa tayo dun. Alam mo na kung saan. Alam mo na kung saan. Alam mo na, Lori, kung saan. Alam na, alam. Ito po, nag-iisip, nag-discussion pa sila. Daddy, saan ba talaga? Saan bang subdivision yun talaga? Okay, alam nyo na? Alam mo na yung design. Alam mo yung design. Nakita mo na ba kung ano itsura? Alam mo kung ano? Alam nyo na kung ano itsura? Okay, didiklarahan natin, ha? Lord, salamat po sa bahay at kumpletong lupa ng inyong mga anak, Panginoon. Lahat po ng provision, lahat ng resources na kakailanganin nila sa pagbili ng lupa at pagpapatayo ng bahay ngayong 2022 ay tinatawag na namin sa pangalan niyo, Panginoon, mula sa North, South, East, and West para pumunta po sa inyong mga anak. Walang magkukulang ng anumang materyales. Kung paano yon dinisenyo, yon ay makukumpleto. Ang dinideklara po namin, Panginoon, ay kakumpletuhan ng bahay at lupa ng inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen! Ngayon, medyo malaki yon, pero sa imagination nyo, iuwi nyo na. Sabi ni Bishop Mario, ano nakita mo? Buo na, nakatayo na. Nakatayo na. Pag nakatayo na, hindi mo isipin, saan ba ako maglo-loan? Pag-ibig ba? GSIS? Hindi. Nakatayo na. Nakatayo na, JD. Nakatayo na. I'm an heir. I'm an heir in the kingdom. Tagapagmana ka eh. O sige, uwi na kayo. Uwi nyo na yung bahay at lupa. Tagapagmana ka. Come on everybody. I'm an heir of the kingdom. So glad I'm an heir of the kingdom. I'm an heir of the kingdom. Come on. Come on everybody. I'm an heir of the kingdom. So glad I'm an heir. Manahan na to, manahan. Kanina sabi ni Dr. Eva, yung mga bay businesses, siguro si Dr. Eva, pagpe-pray natin. Lahat ng merong businesses, yung may business, na pinagpe-pray mo ang increase ng sales, bagong kontrata, kung nasa rayan ng pandemic, reopening, naririnig ko ngayon, new branch, branching out, parang merong kang bagong business, kapatid. Hindi lang accounting. Bagong business, ikaw yon. Tara na dito. Lahat ng tagapagmana ng kingdom. Aas natin si Pastora Eva. Bagong branch ng clinic. Ay nako, manahan lang to.
Sabi kanina ng Lord, ine-expand niya ang ating understanding. Yung business actually, nakaabang. Okay? Yung expansion na yon nakaabang na. And the Lord is just expanding your understanding. The Lord is increasing your understanding. The Lord is just enlarging your understanding because that business is, He's gonna prosper that business. Lord, I thank you. Lahat ng my business, lahat noong na-close, lahat noong talagang naririto sa harapan. Panginoon, salamat for expanding our vision. Thank you for enlarging our understanding. Panginoon, salamat po. Dinideklara ko sa pangalan ni Jesus na hindi sila makakaugaga sa kanilang mga businesses. Kasi ang dami-dami na darating na mga opportunities for them, hindi sila makakaugaga, Panginoon. And truly, you will show that we are heirs in the kingdom. Amen. Alam niyo, Pastor Eva, habang nagpe-pray ka, nagdi-declare, alam niyo ba ang nakikita ko? Ang salitang millions. Yes! Yes! Nako, sa iyo ng kapatid yun, depende na sa kapasidad mo yun. Hindi ang pinag-uusapan natin dito ay barya-barya. Lalo na yung mga talagang kinakausap ngayon ng Panginoon sa area na ito, millions to. Millions, or you've been in a business na ang tagal mo nang hindi matarget itong millions ito, this 2022 will be a breakthrough. Si Yoli ba nandito? Si Yoli? Ay, ayan pala si Yolanda. Okay. Hindi kita nakikita. You have had your millions. Your next millions are coming. It's yours. 2022 is gonna be the amassing of more millions for you. Because God has destined you to be a millionaire for the kingdom. Marami po yan, no? This one, this lady, Jessa, is attending Coco. Pretty you. This is Angel Locsin. Can you pray for her, Pastor Eva? She's from Cavite, right? Cavite. Wow, okay. What's your business? Pretty you. Pretty you. You are really pretty, okay? What is it? What is it? A beauty spa. A beauty product. How many branches do you have? Going 9. Lord, more branches for her. Yes. And even the 9 branches, you will call forth the people who will come to her because she will be a financier for your kingdom. You are giving her the ability to make wealth. Those hands, whatever you touch, shall prosper. Yes. In the name of Jesus, I declare. There will be lines of businesses that will be open. Not only the spa, there will be beauty lines that will come. I believe the Lord is going to cause you to really see this, and it's going to be prosperous. There will be others who will benefit from that business that you have. Thank you, God, for her life. Amen. Young as she is, use her as a financier for the kingdom. Let there be millions and millions coming to her fold in the name of Jesus. Amen. 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 Angel and Anna, I don't know if you're in a water business, right? But are you planning for a new business? Are you praying for a new business? Because what I saw is new business. And the word is granted. Lord, thank you for this new business na pinaseseta po sa mag-asawa na ito, Panginoon. And this, the Lord is saying, ito yung million. Ito yung million. God bless you, God bless you. Sino dito yung nag-online business? Yung nag-online business, dito nga kayo, hilara kayo mga nag-online business. Ito ang saya sa kingdom, huwag kayong mawala sa kingdom, pasok lang. Online business? Alam niyo yung word na nakita ko? Is B-O-O-M. Boom!
Lord, dinideklara po namin anumang business ng mga ito sa online, Lord. We'll have a boom this 2022. Lord, thank you. Yellow Heart, it will be a boom. Lahat kayo, it will be a boom. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga contractor, nasaan ba? Nandito ba yung mga contractor? Alam ko marami kayo eh. Nandiyan ba si Paring Francis? Wala. Baka nasa online. Kasama siya. Pare, nandiyan ka ba pare? Pag wala ka pare, sayang. Na-miss mo na naman pare. Alam niyo po. Ah, secure. Papasukin niyo. Iradyo niyo nga. Alam niyo po, may contractor tayo. Nasa security. Eri po, cameraman, contractor. Alam niyo po, kaya mga binebless ni Lord kasi hindi po, pag siserve sa Lord, kahit ano, siserve ka. Okay. Eh, sabi ng Lord, ngayong taon na to will be a different year. Kaya na po, gusto niyo po. Ito lang. Hindi kayo makakaugaga sa projects. Yes. In Jesus' name. Amen. Amen. I put a stop on any destruction the enemy is trying to put yes. upon your life. Yes. There is not going to be that this 2022. Yes, you have learned your lessons in the past. Yes. And today the Lord is going to make you millionaires for God's yes. kingdom. Yes, I agree with that. Dinideklarahan namin, sinasaway namin ang pamiminsala ng kaaway sa negosyo nyo. Ano man yung nag-aalis o nagkakaltas ng kita, binabawalan namin to sa pangalan ni Jesus. Kundi less expenses. Even I declare resources of men. Because you need mga mapapagkatiwalaang tao, skillful at saka mapapagtiwalaan. The Lord bless you in the name of Jesus. This coming year, 2022, will be a different year. I remember the word in Shemitah, it will be totally different. Kung pinagpala kayo ng Lord ng 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 will be different. It will be totally different. God bless you. God bless you. Yung mga may farm. Sinong farm. May mga farm? Farm, come, come. Dito. Come. Yung may mga farm. Okay, you are into farming, into aqua thing. All right. Okay. Praise God. Thank you, God. Wow. Okay. Sige. Meron pa? All right. Praise God. All right. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, God. All right. Kung nasa online kayo, kunin nyo ito. Yes. All right. Ang susunod na taon. All right. One of the focuses ng Panginoon ay to uplift the farming business. Amen. Because food is very necessary. Yes. Tamang-tama ang panahon nyo ngayon. Yes. Alright? So, Panginoon, sino man po sila, kahit nandudo sa online, yung repeat performance nito, okay? Sila po lahat, Panginoon, salamat ang kanilang mga kamay ay ina-anoint mo, at bawat hawakan ng kanilang kamay, mga halaman man ito, mga isda man ito, mga livestock man ito, Panginoon. Let there be prosperity, let there be success yes. in their endeavor. Salamat, Panginoon, there will be food suppliers for the kingdom. Thank you, God. Salamat po. Maraming ideas ang ibibigay sa inyo ng Lord, hindi lang yung ngayong ginagawa nyo. So, kanina yung creative power, yun ay nire-release sa inyo ng Panginoon. Kala nyo lang, nag-stumble kayo sa isang idea. It's God creating that idea for you. And the Lord is going to prosper you tremendously. This we declare in Jesus' name. Amen. 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 Alam nyo po, nakakatuwa sa kingdom, ano? So, righteousness. Yung pong... Meron pa akong isang nare-receive ngayon. Clear muna natin yung ano. Sino dito yung you are really praying that 2022 you will be promoted? O, tara na. Promotion na to. Seselyohan na natin tong promotion na ito. Saan ka man, nasa public ka man, sa government, or sa private,
Alam niyo, naalala ko ulit yung sabi, eh yung position daw na meron siya ay, ano na yung end, wala nang itataas yun sa structure, pero ang dami na nating nakita, kung kailangan ng Lord kumreate ng bagong position sa inyo, ay magkikreate ang Lord ng bagong position. Dahil ito yung taon ng promotion ng mga anak ng Diyos. Thank you, God, for bringing us to a higher level. And we are just declaring everything comes from you. Even promotion comes from you, God. Lord, wala kang ceiling, Panginoon, yes, sa pag-promote. Wala kang limitasyon, Panginoon. Lord, we are calling things that are not as though they were, including promotion, in Jesus' name. Thank you for creating doors just for your children, Lord God. Yes, thank you, Lord, for creating positions just for your children, to prove that you are real, to prove you are faithful, to yes, prove that you are good, Lord God, and that your promises are true, in Jesus' name. Amen. 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 I see a word, supervisors, managers, head of office, department heads. I see a word, project manager. Sa inyo na yun. Amen. Sa inyo na yun. God bless you. God bless you. God bless you. Joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on, come on, everybody. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on. Come on, everybody! Bago ko po i-share ko, may nangyaring, kanina na pinagbe-pray ni Pastor Omar yung may gusto ng bahay. Hindi naman ako na humihingi kay Lord, pero nakita ko eh. Hinakita ko yung bahay. Wow! At iyon ay up and down. Yes. Lord, hindi naman ako humihingi, pero I receive it. Yes. Nandito lang sa likod ang pinagpe-pray mo. Ah. Praise God. Ang gusto ko pa i-share, naalala ko po kasi yung tungkol sa yung pag may binababa ang Panginoon. Noong minsan po, nagpupunta kaming Malaysia. Hindi po ako dapat kasama. Pero nag-pray ako kay Lord. Wala ko po ako sinasabihan. Lord, gusto ko po sumama sa Malaysia. Noong pong gabi na yun, pinatawag ako ng directress, ng SPE, at sabi niya, ikaw ay makakasama, kaya lang, ikaw ang magpuputos ng sarili mong money. Friday po yun, papaalis kami ng Sunday. Alam niya po, nagsasayaw lang ako kay Lord. Yung faith kasi may action eh. Ang faith may action. Paano ba yun, tita? Sige, dapat dito ka sa taas. Dito ka sa taas. Pakita mo yung sayaw ng kingdom. Joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the God that comes. Tapos ba ang nangyari? Yung gabi na yon, may mga nagbigay sa akin ng pera. 23,000 po ang kailangan ko. Wala pa pong 24 hours. Binigay ni Lord yung 23,000. Ewan ko po kung narinig nyo yung sinabi ni Ate Emma. Hindi ko alam kung narinig nyo yung sinabi ni Ate Emma. Hindi ko alam kung attentive kayo dun sa sinasabi ni Ate Emma. Sumayaw lang, nagkaroon ng 23,000. Lord, sasayaw ako ngayong araw na ito. Just be set joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God.
niyo po, naalala ko lang, ngayon lang, si David parang loko-loko. Maaring may nakikinig ngayon dito sa hall o sa Zoom or sa FB or sa YouTube, parang mga baliw. Alam mo ba ang pinapatulan ng Diyos? Yung mga baliw sa Kanya. Sabi ni Lord siguro, eh paano namang hindi ko papatulan ito? Eh bilib na bilib sa akin. Wala siyang pakialam kung ano sasabihin nung katabi, nung kamag-anak. Ako kasi, ako lang iniisip niya, gusto niya ako i-please. Abay na please ang ama. O eto na nga Emma, 23,000. Hindi po ako magtataka kung by next week, by next Sunday, somebody will approach si Pastor, 50,000. Pastor, 100,000. Ay naka. JD, pakitugtugan mo pa nga ulit ng isa pa. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Mga kapatid, sorry, dig na next Sunday ka, ha? Next Sunday ka, pasalig na. Parang pinasasarapan ni Lord yung ituturo mo, no? Kasi po, naniniwala ako. Ay, sorry. Come. Come on. Alam ko kasi pangkukaw, may nakakulay. Dahil yung kulay ng aking damit. Praise God. Susundan ko lang sinabi ni Ate Emma. Nare-receive po talaga sa Lord. Sasayawan mo lang si Lord. Yes. Hindi lang po dito kayo sasayaw. Yes. Pati sa bahay. That's right. Saan lugar ka man nandun, sasayo ka kay Lord. Kung wala kang pera ngayon, sumayo ka kay Lord. Nako. O, ganito kwento, I will testify. To God be the glory. Sinasayawan ko lang si Lord pag wala akong pera. Sinasayawan ko si Lord kapag gusto kong hingin sa Kanya. Ang bahay ko po ay pangalawa na. Sinayawan ko lang si Lord. Walang pera. Alam na asawa ko yun na sasayawan na lang natin si Lord. Yes. Alam nyo po, meron akong tayong kapatiran dito. Pastor, ang lupa mo pala ay apat na. Ah, magiging panglima pa. Alam nyo po kung bakit? Sinasayawan mo lang si Lord. Sasayawan mo si Lord. Pag sinayawan mo si Lord, that is a crazy faith. God will look down for you and ipadala mo na. Ibigay mo na yung lupa niyan. Ibigay mo na yung bahay niyan. Ang sasakyan ko po ay pito. Pito. Yes. At may umampong pang isa. May Hyundai Santa Fe akong ampun. Nandun. Baka mapunta sa atin at Tita Eva. Para ikaw ang aking hahatid lagi. Hyundai Santa Fe. Praise God. To God be the glory. Amen. This is kingdom. The kingdom of God is all about righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Sayawan mo si Lord, ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Your values will lead to your valuables. Amen. Ano yung hinahanap mo, ang Panginoon? Seek ye first the kingdom of God. I tell you, all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto Amen. You. Amen. Sayawan mo lang ang Panginoon. God bless you. Thank you, Pastor Romer. Thank you, Pastor Romer. Woohoo! Vanessa, expect a supernatural promotion this 2022. The Lord has seen your heart. The Lord has seen your faithfulness. And the Lord is granting you today, the desires of your heart. God bless you. Alam niyo po, let's end it with the word of the Lord this morning. In Romans chapter 14, verse 17 says, "For the kingdom of God is not a matter of rules about food and drink, but it is the realm of the Holy Spirit." It is all about the realm of the Holy Spirit. Last, I think it was Thursday or Wednesday, habang pagod po ako, may ginagawa ko sa bahay, nakaupo lang po ako, suddenly, the Holy Spirit
spoke to me and he said, I want you to teach me. Teach about me these coming days. And then I said, okay, Holy Spirit, what about tungkol sa iyo? Said here, for the kingdom of God is about the realm of the Holy Spirit. Amen. Filled with righteousness, peace, and joy. Serving the anointed one by walking in this kingdom realities pleases God and earns respect of others. Ngayong pong linggo na ito, mga kapatid, pumasok lang tayo. Pumasok lang tayo. Kumilos lang tayo doon sa kingdom reality. At hindi po mahirap. Ang Holy Spirit nando doon. Sabi ni Bishop Mario, God, Jesus is not the sheep pen. He is the gate, the entrance to the kingdom. Alam niyo po, sa loob ng kingdom, ang Holy Spirit ang sasama sa atin. At ipakikilala niya sa atin ano ba tong righteousness, peace, and joy. Ngayong linggo na ito, woohoo! Ngayong linggo na ito, explore natin yung loob ng kingdom, yung righteousness, yung peace, at yung joy. So this week, we just declare it will be a week full of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Shalom! 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 Peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom.